Maalala ko pala yung mga anak ni Tatay Filomeno ni hindi sila kumontak na ano? Nakontak po nung anak ko yung ano, yung anak niya na nasa ibang bansa. Nung paglinis ko nung ano, nung mga karton niya dyan, lahat ng karton niya may mga gamit ng babae. Eh di siyempre, pagbubuklat niya ng damit niya, maalala niya yun. Eh, hindi siya tutulog nun. Nagtataka ako, ba't may pera kayo dito sa may bubong? Kay Kuya Mino yan. Ano po yan? Ha? Pinit-punit na. Kay Kuya Mino yan. Talaga? Yung pera na yun? Putol? Putol? Paano pinit-punit? Ayan, pera pala ni Tatay Mino ito, Pwede kong hawakan, Tay? Sige na. Grabe. Pagkula niyan dito, paano pinit-punit? Pera daw ni Tatay Filomeno ito, mga kalinga po. Once again, mga kalingap, ngayong araw ay nandito na naman tayo sa daan patungo sa dating tahanan ni Tatay Filomeno. Yan, daladala nila. Bigas at groceries para kila Tatay Dodong, patid ni Tatay Filomeno. At may ano nga po sila, first vlog ko sa kanila ay nagkaroon agad sila ng sponsor para sa kanilang ano, konsumo sa pagkain at sa groceries. No, pagod na kayo agad? Nandito na tayo sa bahay Tatay Dodong na ngayon. Dati kay Tatay Filomeno. Ano, nay ano? Ano pinagkakabalan niyo po ngayon? Wala po. Wala. Linis-linis lang dito sa bahay. Linis-linis lang po ano? Naglaba nga ako ng mga iniwan ni Kuya kahapon. Anong mga iniwan niya po? Yung mga damit niyang hinubad. Ah, hinubad nung... Nung siya ay nabubuhay pa. Ay, may mga iniwan siyang mga ano... Siya may yan, yung mga nakaano, sabit na yan. Kakamiss si Tatay talaga. Mga yan daw, Yan, nakapunpun ko lang at kala ko yung maulan. Eto po. Linis na ng bahay ni Tatay Filomeno. Pero nung nakatira siya dito, malinis din po. Nung ano? Linis yan? Oo, kasi may masipag si Tatay. Ay, kahit lalaki, malinis sa bahay. Doon din ako na bilib kay Tatay Filomeno noong ano, siya nabubuhay pa. Si Tatay nandun sa Ulingan po. Oo. Ay, pinasasundo ko nga po nung sana ko. Oh, okay. Nandito yung anak niyo. Yung walang Adam sa Apple. Ah, yung sinasabi niyong may kapansanan po, Ayan. Kailan po yung galing ako nung isang araw po dito, Tira kahapon nung isang araw. Oo, nung isang araw nga po, yun. Ayan. At ayan, thank you so much po sa may nagpabigay po sa inyo, Nay. Ng pang groceries at pang bigas. Salamat po sa inyo. Oo. First vlog ko sa inyo yun nung nakaraan, Sabi niya ay nabalitaan ko na na pupunta ka kila kila Tatay Dodong, yung kapatid na Tatay Filomeno. Ayan, si Ma'am Gisela. Hello, Ma'am Gisela Aceron. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, nagpabigay po siya ng pangbigas at pang-groceries nila, Nanay. Anong pangalan mo, Nanay? Salamat po. Ako po si si Basyon. Ah, si Nanay Basyon. Ayan. Ano yun? Malapit lang po yun. Malapit lang po yun. Mamaya-maya nandito na yun. Okay. Anong inulam niya, Nay? Nagtapa lang po ako kanina. Anong tapa lang? Okay. Yung ganyan, Masarap po yan. Oo. Sino pong kumuha nun? Kami. Kayo pang... Sino kasama nyo? Yung anak ko. Saan kayo kumukuha dito? Yan lang po sa may sa saan. Okay, kayo na ang mismong nakailan kilo din naman po kayo. Hindi po, pang-ulam lang. Okay. Siya lang yun. Oo, libre dito ang ulam, Nanay. Matyagaan lang naman po pag wala. Kung matyaga kang maghanap ng mga seafoods, di ba? Libre na. Para nasabihan nyo na po yung anak nyo na mag-aaral yung babae. Hindi ko pa po wala pa po akong load.
Oo, kakantahin nyo pag may load na kayo. Oo. Papanood din naman yata po yun. Mahilig po yung manood sa ganyan ay. Sabihin nyo po na panoorin niya. Sinanonood kayo nila eh. Oo, at para mapagandaan din yung pagpasok niya ngayong ano, mga pasukan. Anong buwan kayo yung mga pasukan nanay ngayon? Ano po, May. May ba? Parang bakasyon po yun? Hindi po, wala daw bakasyon ngayon. So yung sabi? Parang ang kwan lang ay nasa isang buwan lang yata po. Ang bakasyon. Kalahati, ang bakasyon. Mm-hmm. Kasi, oo. Yung mga anak parang may din yung stop nila ay yung bakasyon nila. Bakasyon yata po sila ng April. Oo. Tapos mapasok naman ng May. Mm-hmm. Eh dito na rin yung ano, estudyante ko tatlo yun. Papasokin ko. Maalala ko pala yung mga anak ni Tatay Filomeno, ni hindi sila kumunta na yung ano. Nakontak po nung anak ko yung ano, yung anak niya na nasa ibang bansa. Talaga? Na ano? Ni Lourdes. Kilala na nga po ni Lourdes ng anak ko. Ay, ganun? Nakontakt niya. Anong sabi nung anak ni Tatay Filomeno po? Ewan ko po, hindi ko naman po tinanong. Oo. Pero alam ni Tatay yan, ni Tatay Dodong. Eh, hindi ko pa po nasabi. Hindi niyo pa po nasabi. Hindi ko pa naikwento. Oo. Nakontakt na pala. Ano? Magkakilala na sila na sabi na nung anak niyo na wala na yung papa niya. Ano daw sabi po? Hindi ko naman po tinanong na gaano at nag-iiyak yung anak niya ay nagtawag lang sa akin. Yung anak ni Tatay Filomeno ang nag-iiyak? Hindi, yung anak ng anak ko. Kaya hindi niya masikaso mo sabihin sa akin kung... Bakit nag-iiyak po? Ay, may maliit po yun ay. Okay. Baby pa. Kala ko naman bakit ano umiiyak. Ayun. Tsaka si Tatay nun talagang madiskarte na ano niyo din po yun. Nung araw kahit pala hika-hika na po yun ay talagang sumisikap yung mga buwan lang siya. Oo. Nalaman ko din na nagtira pala sa inyo dati. Sa amin po yan. Yung mga kapatid niyan, pag yung nadating sa amin na galing sa ibang lugar, sa amin niya sila tumutuloy lahat. Sa amin mag-asawa. Pati si Tatay Filomeno, sabi nila dati, sa inyo daw nagtira ng ilang buwan daw? Ay, taon po yun sa amin. Ay, talaga? Mm. Ano po yung mga ginagawa ni Tatay no, nung nakatira? Ano po yun, dito lang po yun sa dagat. Sa ilog lang din. Nag-ano siya, nangingisda. Nag-aalimango kasi alimango. At isda, yung nagkakawin siya dyan sa ilog kasama-sama ng asawa ko. Sipag talaga ni Tatay, ano. Sipag. Kasi nung simula ng tinulungan ko, sinabihan ko na siya na, Tay, kung pwede, huwag ka na masyadong nagpunta sa ano. Pero pag ganyan na nalulungkot, parang pinupus ko siya na magtrabaho para maano siya, malibang. Ay, ano nga po. Oo. Yan, parang ang inano niya, kinamatay niya, no, blood na yata. Sinong nagsabi? Ano ay, parang kung sa ano, sa duyan siya natutulog. May minsan po. Nung paglinis ko nung ano, nung mga karton niya dyan, lahat ng karton niya may mga gamit ng babae. E di siyempre, pagbubuklat niya nung damit niya, maaalala niya yun. Kaya hindi siya tutulog nun. Kaya naging low kaya blood? Kaya naging low blood yun. Hindi yun high blood. Talaga namang tinatago-tago pala yung mga damit ng babae. Ano? Si Ate Jonaline. Pero yung una man po niyang asawa, hindi man nagpabayaan nung siya'y mamatay. Dumalaw pa rin sa kanya. Tapos nung magpa-40 days kami, gumastos din. Tapos yung pamangkin, si Jonaline, pumunta rin siya rito at para tumulong sa aming mag-asawa. Si yung Jonaline po? Yung pinakambaga po na binigyan mo ng papel para makuha yung ano sa ano. Okay, yung pamangkin. Pamangkin. Si ate, ano? Si Jonaline. Jonaline ba pangalan na? Mm. Okay. Oo. Yun pong ano, yung mga damit ni ate Jonaline, nasan na po? Ay, inalis ko na po. Yun yung sinunog dati dito. Oo. Yung sinunog. Manglabahan naman po ay. Oo. Labahan ko yun. Tsaka, pinaglalagay niya pala sa mga damitan ni Tatay. Si Tatay palang si naglagay. Kuya Mino yata po naglagay. Lahat ng karton ay naroon yung gamit ng babae. Hindi siya naka-move on kung ganun. Sinasabi niya lang nun, galit lang siya noon kaya ano. Pero ang totoo talaga ay mahal-mahal niya po ano. Yun din ang sabi nila, ano nila,
Ate Sabel, hindi naka-move on kaya ganun yung nangyari, hindi naka-ano. Ang dami nung napangasawa pero yun lang ang pinag-iigib niya para pagliguan, ano, iligo ng babae. Pero nagsilos nga yung isang asawa noon, parang gusto niya umiyak dahil hindi man daw yung nagawa sa kanya noon. Ay, ganun. Yun yung nagpunta nung patay si tatay sa burol niya. Nag-iyak siya. Siya yun. Hindi man lang yun nagawa sa kanya. Hindi man lang daw yung nagawa sa kanya, pero daw dun sa babae yung nagawa ni kuya yun. Talagang mahal-mahal niya. No? Wala pa mahal nga sa kanya. Oh, wala man din kaya silang anak ay nung asawa niya yun, pinalitan ng babae yung binalin. Mm-hmm. Wala din silang anak niya. Kumbaga naman, palaki. Palaki ni tatay yung mga anak niya. Yun yung pinaganto niya, ang dami niyang palaki na anak ng mga naging kasama niya. Ganun ka, ano ni tatay, ka sakalam. Kaya parang nasaktan na din siya nun ay. Nangyari sa kanya. Maliliit pa kaya na makapisa niya yun, tapos kung malalaki na, iniwan siya. Tapos meron pa siya yung apo, ano, parang tinuri na niyang apo at sa poder na niya ng anak, yung anak ng babae, ay taon na rin niyang inalagaan yung mga bata, kinuha pa sa kanya. Grabe. Eh, yun. Ang nakapalit si Junalyn. Siya na yun. Ito pa po yung lutuan ni tatay. Ano? Siya po yan. Ito? Mm-hmm. Bago pa siya ito yan, ay. Siya yung, ito yung buwat-buwat nila ni Ate Junalyn nung nag-pay out siya. Siya? Oo. Tsaka ito, siya yung nagsabit dyan na eh, di ba? Mm. Yung sako na yan. Tingnan mo, tumubo na yung ano. Oo. Yung kahoy na kahoy na pinagpasak niya. Oo. Si tatay nagpasak dyan, di ba? Siya po. Nagtubo na. Nagtutubo na nga, oo. Natagalan, oo. Nayan lang yun dyan. Baka tulog. Tulog si tatay Dodo. Naroon lang doon sa ano, baka may ginagawa doon sa ano. Ginagawa pa. Grabe. Baka may si tatay. Andyan pa yung solar po. Ah, ito po sa, siya yung ginagamit namin. Oo, yun. Nayan nga po yung ano. Oo. Bigay ng sponsor din ni Tatay Flomino po sana yan. Sana po yan. Ito, oh. Yung radyo po ang wala, ano? Wala sa tayo po. Oo. Si tatay. Grabe. Biglaan din po ako noon nung nasa Quezon ako, yung nalaman ko na gano'n na wala na si tatay. Parang hindi pa din ako naniniwala. Ano po yun? Buhay pa yun. Nasa bundok kami mag-asawa. Parang ang dumapo sa likod ko. Parang naglalaro lang siya. Yung mga ganaganyan yung pakpak niya. Tapos? Tapos lumipad dito sa may ganito ko. Sabi ko, may gisay ko. Brown ka, hindi ka itim. Pero pag nangrehawa na po ako noon. Tapos di nakatayo yung asawa ko. Naroon doon sa may unahan. Ganun. Sa sombrero niya pumatong dito. Sige, ang ganyan-ganyan. Ng paro-paro. Sabi nung isay, sino ka bagaan niya? Magsabi ka. Sabi ro ganun. Kinanggigirahawa na niya ako sa iyo. Ikatlong araw, yun na nalaman namin si kuya patay na. Parang nagbisita na rin siya sa amin. Hindi na ako makapagawa. Nandito na po siya. Ah, si tatay Dono. Nagtataka ako, ba't may pera kayo dito sa may bubong? Kay Kuya Mino yan. Ano po yan? Ha? Kay Kuya Mino yan. Talaga? Yung pera na yun? Putol? Putol? Okay. Ayan, oh, pero pala ni Tatay Mino. Ito, oh. Pwede kong hawakan, Tay? Sige na. Grabe. Pagkulan nyo dito, oh. Kana, punit-punit. Pera daw ni Tatay Filomino ito, mga kalinga po. Ay, punit. Punit nga. Kaputol-putol. Ba't sino kayo nagputol nito? Baka sa bulsa niya siguro. Oo. Nung nabasa, ano? Oo, grabe, oh. Palta pa ni Tatay Filomino. Malay niya, swerte yan dyan. Yan, nandito na si Tatay Dodong. Magandang hapon ng mga viewers ni Tatay Dodong na ngayon. Tatay Dodong, kumusta po yung pag-uuling nyo? Ito, nagsisimusimula na naman muli. Nakakao naman, nakagatong naman. Nakaharvest na po kayo? Hindi pa. Hindi pa. Dalawang araw pa siguro bago magsara nun. Oo. Tsaka yung pag-harvest nyo, ilang araw yan bago kayo mag-harvest ng uling tayo? Dalawang araw din siguro yun. Baka hindi pa kayanin. Dalawang araw.
Saan nyo po dinideliver yung mga uling nyo? Wala pa nga kaming kanyang buyer. Parang nakikipagsapa na rin pa kung sino maging buyer namin. Oo, madami po sa bayan tayo. Bumunta kayo dun. Napakahirap naman kasi. May bawal daw. Ay, ganon? Hindi, yung pasikreto lang na ano, pwedeng hapon nyo dalhin ganon. O kaya sila yung mag-pick up. Mabuti sana doon sa kabilang barangay, doon sa inalisa namin at doon, uling lang ang wala. Ay, ganon? Talagang maski ilang sako ay dami kami bayar kasi. Kaya-kaya ano? Ang hirap lang dito at wala pa kami bayar dito. Tayo, nandito ako ngayon at nag-run ko yung sponsor para sa inyong bigas at groceries. Maraming salamat naman sa mga viewers na nagtutulong sa amin kasi yung palaan kami na kwan. Si Ma'am Gisela Aceron po yung nagpabigay sa inyo ng groceries. Maraming salamat. At bigas, ayan. Nagdagdag na lang din po ako dun sa groceries na yun para naman ano. Salamat din. Medyo madami din yung ano nyo, konsumuhin nyo po ano. Salamat naman at meron pala naman na. Ano tayo yung ano ba yung ilang sako, nakakailang sako ba kayo sa pag-uuling? Gada salang. Estimate lang naman namin yung siguro mga 30 sako. 13 na sako. Di, ibig sabihin maluwang talaga yung pinag-uuling ninyo ano. Dalawang araw namin hinakutan ng kahoy na. Aba, ang luwang. Tapos isang sako magkano ang bigay nyo? 200 daw dito. 200. I-times natin. Oh, malaki-laki din tatay ah. 6,000 din pala. Gada ano nyo, gada harvest nyo, ano? Ikaw naman yung mga 2 linggo naman bago harvesting. Ay, 2 linggo. Ano po ba yun, gada? Pagkatapos ng 2 araw, itatabi nyo yung uling. Hindi. Hindi pa. Basta't yun ay pag nasara na namin yun at wala ng usok, pagka umaga, harvest yun namin yung 2 araw kang mag-harvest nun. Tapos? Sasakuhin yun. Pagkasako ng pagmalamin na, saka di-deliver naman ko sa akin. Nakaka-30 sako kayo sa ganun. Grabe din ano. Pero tay, alam nyo ba, bawal din yun. Bawal talaga. Kaya ay, yung pagputol ng kahoy. Dati putol naman na yun. Dati, yung mga pinabigay sa inyo. Pinabigay sa amin. Kasi yung menu gun, napabayaan niya at nagkaroon daw ng problema yung kumbaga yung magpapamilya. Ay nung makuha na, ay naglalaki ng mga kahoy bago nakuha. Ang ginawa, pinatabasan niya, pinulak lahat ng kahoy. Natira ang mga nyug. Saka tinaniman niya ng bagong nyug. Kaya binigay sa inyo yung ang dami na nga kami hindi napapakinabangan, mga nabulok na. Oo. Tagal na kasi ito, may 1 taon na. Kaya yun yung pinapauling sa inyo ngayon. Ito yung anak nyo, ano? Ito yung kasama nyo lagi. Ito yung sinabi nyong walang walang Adam sapol po, ano? Inborn? Okay, hindi po siya nakapag-aral. Siya man, ano? Kaya nga lang ay parang kaya siya naging malimutin ang isip na magkasakit kasi ano mahirap, maliit pa. Magkasakit na mahirap ay. Yun, ano daw, tumatarak yun lagi, sabi ni nanay. Talagang totoo yun. Grabe, pang ilan po si kuya? Pangatlo. Pangatlo. Panganay. Tay, nalaman ko ngayon kay nanay, nakwento sa akin na lahat pala ng mga karton nilagayan ni tatay ng damit. Nandun yung mga damit ni Jonalyn na mga sinuot na niya. Yung mga pinaghubadan. Yung iba dito, nung kanamin, pagdating namin dito nung pagkalibing sa kanya, hindi inasikaso namin lahat ng damit dyan. Yung isang karton, nandun lahat ng mga damit. Yun, sa mga ng amoy mapalot na kwan, kasi yun daw pag sinusumpong daw, may sumpong daw kasi yun. Nag-iihi, ay yung mga hinubad ng damit pagka-ihi, doon na ilalagay sa karton. Sabi ko, sunugin na yan. Lahat kasi, madumi pala. Madumi. Oo, kaya sinunog niyo na po. Sinunog ko dyan. Tsaka yun yung sabi ni nanay, lahat pala ng lagay ni tatay na andun din yung mga damit. Paano kung kukuha ng damit niya, makikita niya yun? Totoo talaga yun. Kami dalawa naglinis kami, mag-asawa nung maglinis kami dyan, nakita namin. Tapos hindi pala nun natutulog, kaya yun bumagsak yung ano ni tatay, dugo niya, no? Hindi na kinaya. Natutulog dito, ay lagi lang nasa duyan. Kaya yun, anemic ang kaya bumagsak yun, hindi na nakayanan. Siguro bumabang mabuti ang dugo. Oo, kasi yung edad niya, hindi dapat nagpupuyat po, ano? Tsaka nag-maintenance din si tatay, kaya ano? Mahinay na pati ang katawan nun. Hindi naman pala niya iniinom yung gamot. Dahil nakuha namin yung gamot, ay wala pang bawas.
Grabe si tatay. Ano, pang tatlong buwan po yun. Binili ko. Ngayon, dinala ko naman po dun sa nanay ko. At ano din, nanay ko minsan baka po ay ano. Sinusumpong din. Sinusumpong din. Kasi okay. Ang nanay ko, 83 na. Mm-hmm. Ayaw din naman sa amin mag, ano, masakop sa bahay. May sarili siyang bahay na maliit. Kaya binigay niya na po yun. Pwede pa naman po yun. Hindi pa naman matagal pang ma-expire yun. Maganda yun para mainom din po niya. Grabe si tatay. Ano sabi niya? Iniinom niya araw-araw. Iniinom ako. Dami pa. Dami pa nakuha na gamit namin. Din, di ba, wash? Yung ilang box po yun ay? Dalawang box yata yun? Dalawa. Nakuha namin. Walang piraso yata yung nakuha ko. Dalawang box nga. Dalawang box po yun. Walang pirasong apat yata ang kada isa nun. Grabe talaga, nagpapakamatay na pala si tatay kaya hindi niya kinukonsume yung maintenance. Oo. Kaya, minsan nga nung nagpupunta kami dito, ginalit-galitan ko ngayon minsan, sabi ko, pinagsabihan ko, sabi ko, dapat sana sabi ko sa iyo, pag may gamot ka, iinumin mo ng diretso. Ay, hindi man din anya ako nagaling. Yun ang niyang naramdaman ko, ganun din. Ay sabi ko, mahala ka sabi ko at ako pero may malayo. Ganun ako sa kabilang kwan. Ang sinabi niya pati iba, pati yung mga sinasabi niya sa akin kasi tinatanong ko siya, Tay, may maintenance ka po? Tinutuloy may maintenance na? Oo. Kakabili ko nga lang. Nagpapabili ako dyan. Oh. Sabi niya, kahit medyo mahal pag nagpapabili ako, ay papabili ako. Sabi niya, sige, bilan kita ng pang tatlong buwan. At binilan ko po siya, dalawang box po yun kasi madami. Nakuha namin dyan, nandiyan pa nung kwan. Oo. Hindi niya kinagana. Siya. Wala palang bawas kahit isa, Tay? Nabawasan man siguro mga dalawang piraso siguro yun, yung isang banig. Baka inisip ni tatay, ay no, wala na ako ng pag-asa kaya hindi ko na inumin ito. Yun siguro, tas nagpupuyat din. Marong ganun. Ang kaisip niya yun. May minsan daw inaabot din yun ang umaga dyan sa kabila yung bahay dito nila, Isabel. Yan lang, inaabot ng umaga yun. Anong ginagawa niya po? Nakaupo lang siya. Grabe sa duyan. Nasa duyan siya. Grabe sa tatay, Filomeno. Ano? Talagang na-inlove, Tay. Ganun ka ba ma-inlove kay nanay, Tay? Talagang sa pool naman kami simula't simula. Ilang taon na po kayo nagsasama ni nanay? Nagkita po kami 30. 34 na. Ay, grabe, sana all. 34 years. 34 na kami. 1990 okay. Kami nagsaman to. Okay, kasi magulang ko na sa ano din ay 32 years. 32 years? Hindi, mahigit din. Parang sa inyo din kasi 34 na din yung panganay namin ay. Ayan yung panganay namin, apat na taon kami bago kami nagkaanak nito. Mm-hmm. Ayun, panganay namin. Ano yun, 28 na. Anong sekreto ang pamilya tayo na ganito, yung parang sa inyo na nagtatagal? Yung... Ay, magbigayan, kumbaga, yung pagkalimbawa, mayroong samaan ng loob, iiwas na para hindi magsagupa ang initan ng kwan. Saka ako mga kwan, ako mahunod ako pagdating sa ganyan. Yung pinag-aralan ko sa pamilya na magandang pagsasama. Magpakumbaba lagi? Pakumbaba palagi. Paano ka, kung nagagalit si nanay? Nay, magalatin ka po ba? Yung parang, siyempre, makalat yung mga kapamilya mo. Magalitin ka po ba? Ay, minsan po nagagalit ako. Pero ano lang, yung parang saglit lang. Mm-hmm. Ayun, minsan po magsasalita ako. Wala na siya. Sa trabaho na siya. Pabalik siya, malamig na. Ah, pag ano galit po? Na galit ka, umaalis si tatay. Ganun talaga. Ay, umaalis siya. Umiiwas ako ng kwan eh. Kasi pag yun nagsasagupain yung init ng ulo niya, yung galit niya, maghahaba. Mas mabuti na rin yung umaalis. Pag balik ko, di ba galing na yun. Wala na yung galit niya. Iba-iba talaga din ang mga magkakapatid. Parang sa inyo tayo, no? Si Tatay Filomeno. Parang ang sabi niya sa akin, 10 daw naging kasama niya sa bahay. Naging kalibin. Marami talaga. Kaya lang, kwan chick man. Chick boy si tatay. Eh lalo naman na yung namatay kong kapatid na sumunod sa kanya. Yung kinamatayan niyang asawa ngayon ay kwan, yung pandisinibi. 19! Yung kinasama niya sa bahay. Pero wala siya naging anak doon. Lahat yung 19 na yun, walang naging anak. May isa dito sa huli. Isa lang ang anak niya. Siya yung nandun ng burol ni Kemno. Matitinik pala yung mga kapatid mo tayo, ano. Pero ano, mga wala namang anak. Yun lang din yung ano, masama kasi walang nagiging anak. Nalaman ko din tayo na nakontak na pala nung anak nyo, yung
anak ni Tatay Filomeno sa na. US? Talaga? Nakontak na. Kaya lang, palibasa, maliit pa kasi yun ang maghiwalay sila. Kayo po tayo, hindi nyo nakausap yun yung hindi ano? Hindi pa. Hindi namin nakukontak kayo. Yung anak ko lang ang panunat. Yung anak kasi, walang tigil yun. Yung kakakontak sa mga panamin. Yung mga kamangka-anak namin na sa Bisaya, may nakukontak na sila. Ay, hindi namin kasi nakilala yun. Hindi namin. Nalaman niya din kaya nangyari sa totoong tatay niya, tay. Ano daw yung sinabi po? Okay naman, wala naman sa kanilang panunat. Kasi wala namang problema at malayo na nagkahiwa-hiwalay na. Tsaka wala nang parang hindi na sila nagkakilala po ano. Babae po pala yun? Babae. Oo, yung nasa... Talagang nasa ibang bansa po yun nakatira. Nasa ibang bansa. Yung kasing ina, nagkaasawa ng Amerikano. Oo. Alam nyo yung istorya nun tayo, yung bakit sila nagkahiwalay ni Tatay Mino? Ay, nung mga panahon na yun, nung sila ay bagong kasal, yun ay... Palainom talaga yung kapatid ko niyan, kaya mino. Ay ayaw ng babae na sobrang parainom na... Yun, yun pala. Ang sabi ni Tatang Filomeno noon, hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit ninihiwalayan ako ng nagiging asawa ko. Yun pala yung problema nila sa kanya. Yun yung naging dahilan nun. Nagiging... Nagsabi sa kay sa nanay ko yun ay, na maalis na po niya ako pagka ganyan po niya, na wala po niya kami mabuting pagsasama. Kasi terminal lang po niya lasing pag-uwi ng bahay ang anak niya. Sabi naman ng nanay ko, ay wala akong magagawa sa inyo. Ang ganda ng kasal nun sa pari. Talaga po? Ang ganda ng kasal nun. Nandun po kayo noon nung kinasal sa tatay ko lang? Pa ako noon, edad pa lang ako ng 10 taon. Ang kasalin niya. Oh, dito po sa Kapalonga nangyari 'yon. Dito nila dito yung kinasal sila ng yung bahay namin dito. Kinasal sila, sinibig muna doon sa bahay ng babae tapos dinala dito yung kasalinda. Diyan yung sila nagbahay sa kabilang ng kanan eh. May bahay sila diyan, yung inianak ko. Ilang taon po sila nagsama bago nang kiwalay? Kapan lang, 2 taon lang. Ang ano, saglit lang. Saglit lang para lang. Saglit lang. Ang nanay nun, naba ang apelido. Yung tatay nun. Panay. Taga dito din po yung mga yun, sabi ni Tate Filomeno. Taga Mataki yung baba. Mataki, yung oo. Yan, tay, may ano ako doon? Pakuha yung groceries? Maraming salamat ka lang, viewers, na nagtutulong sa amin. Kasi talagang sa pulmang kami mahihirap talaga. Kaya nga... Sinikap ko na lang yung mga anak ko na mapag-aral at ako wala taga akong naabot na pipkon. Ang kwan lang ako, elementary, hindi pa nga ako nakaakit ng kwan. Kasi talaga sa sobrang kahirapan namin. Oo. Yan ay yung bigas. Ito naman Diyos ay pinipilit namin na... Dito, Rans, pakita natin kay ano ay si Marcos pala to. Magkamukha kasi itong dalawa na to ay. Salamat! Kambal po yan. Kambal. Oo, kambal po yan. Nauna lang kasi naipanganak yun o yung naka-yellow na yun. Yan ay, ipakita ko lang yung sa, ano, yung laman ng... Asan mo dito? Oo, para makita ni tatay din. Makita ng mga kumpin. Oo. Yan, pabukas. Pero okay naman po yung pandinig niya ni Kuya. Okay. Medyo paminsan pag nasusubrahan siya ng pagod. Nakapagsalita po siya. Nakapagsalita. Kaya lang, mahirap maintindihan kasi ang pa niya parang nasa loob lang yung boses. Okay. Lalabas sa ilong. Yan na yun. Oh. Yan, may ano ka din, ingredients po dyan. May biscuits. Ayan, you know. Ayan. May ano po kayo dyan? O, mga biscuit po kayo. Ang merienda po kayo at ano, meriendahan na po yata ngayon. Ito o. Huwag daw kape ang inumin nyo, tay, nay, para ano. Ganyan daw ang kape nyo para mas masustansya daw po, sabi nila. Maraming salamat sa inyo. Oo. Yan. Pwede nyong ulamin yan, oh. May 10 pirasong sardinas dyan. Maano po kayo ngayon sa sardinas. Ay, kasi ang binoproblema ko na lang dito sa gusto kong kwan na, kaya magpipilit ako, baka bibigil kami ng araw mo na uli.
yung sasakyan nga dito sa panghanap po sa dagat. Oo. Kasi talaga ako'y meron na noon. Matahinga na muna ako sa pag-uling kayo. Huwag lumayag yung pag-uling. Mas mahirap po kaysa sa dagat. Oo. Saka isa pa, pag naubos na yung area namin, wala na. Wala nang ano. Hindi kayo pwedeng sasaklaw sa ibang lugar at mahirap. Bawal po talaga bawal, yan. Bawal. Oo. O maganda po yan para ano magkaroon po kayo ng ibang pagkakitaan. Marami tsaka akong alam na pang hanap buhay dito sa sa ilog. Kaya nga lang ang problema ko yung sasakyan. Kaya sabi ko nga habang pilit kang makabili dito sa uling. Makabili ako ng sasakyan. Kahit second hand lang po ano. Mas second hand lang. Basta't mayroon. Bangka po ba yun tay? Oo. Ayan si tatay. Gusto magkaroon ng bangka. Mga kalingap. Kasi kapatid kong yun. Magkano po ba yung ganun? Yung second hand? Hindi siya laki. Baka may 10,000 siguro. Ay may ganun? Malaki-laki na yun. May tig 12,000 lang pala yun. Hindi nga mga ganun lang pala. Yung second hand lang. Pero pag yung brand yun, naabot yung mga 15. Nalaman ko nga din, meron din tag 50,000 na ganun pag brand new, yung malaki na. Depende man sa lakuan yun. O yung paggawa. Ano? Ay, kung yun. Yung, kung naman na yun, ganito muturan na yun. Oh malaki na. Ay, yung ganito lang. Inihiling yung. Yung anong tawag dito? Dilos. Yung walang cutting. Walang cut. Hindi ba delikado yan, tay? Hindi. Yan ay talagang dating hanap boy ka dito. Nung kami umalis dito, mayroon ako ng ganun. Iniwan ko sa kanya, doon sa kapatid ko na namatay. Eh, nung, si Tatay Filomeno? Nung magtagal na kami doon, siguro mga 5 taon, napadpad kami ng kung saan ako napunta ng trabaho, naparating ako ng parkali. Pag mabalitaan ko, pinagbili na raw niya. Nakita ko pa nga yung bangka doon sa pinagbilihan niya. Binenta. Kaya lang, kaya pala ibininta nga yung ganito, nabutas na yung dulo. Butas na. Nabutas eto po ba, hindi na pwede? Hindi na pwede. Bulok na po yan? Saka, hindi ako kaya nito. Maliit po ano? Hindi, namubuti. Mabuti. Ito, malaki-laki man lang. Si tatay ba naggawa nito? Pinagawa yata ito, aywan ko lang. Ito yung bangka ni Jojo. Pinabayaan na ni Jojo. Okay. Sige tay, basta may blessing ano, mag-pray tayo may blessing. At sa mga sponsors namin diyan kung pwede, pwede nating matulungan si Tatay Dodong sa kanyang bangka na ano, hiling para naman hindi na mag-uling tay ano. Grabe. Maraming salamat kung sakali man may tumulong sa amin ng ganung pano. Ito na lang naman ang hiling ko na magkaroon ako noon kasi gusto kong mapahinga na rin sa pag-uling. Oo. Simula kasi ang trabaho ko talaga sa pag-uling na. Edad pa lang ako ng 14 anyos. Pag-uuling na talaga. Pag-uuling na talaga ang gungko. Eh, alam niyo na ako, yung mga diskarte niyan tay ano. Naiba lang ako ng pag-trabaho pag yung may nakapick up sa akin ng arawan, buburan ng ganyan, saka yung... Ay, marunong din kayo sa bahay. Marunong din ako. Talaga, maggawa ng bahay. Kaya nga sabi ko nga dito sa iga, ako na lang tatrabaho nito para tayo sabi ko makalibre naman yun. Babayad natin sa atin na lang din, konsumo na. Totoo po yun, ano? Sabi ko nga niyan, kaya nga yung pakyaw dyan na konsang bahay na ito, pinakyaw dyan ng 20 minutes. Sabi ko, eh, itong kusina sa kayong balkon, gusto pang pakihan ulit ng 20. Sabi ko, huwag na. Sabi ko, ako na lang kami na lang tatrabaho. Ikaw na lang. Pero hindi na ako mahindi sa kanilang bayan. Kumbaga, eh, konsiderasyon na lang nila. Tulong. Tulong na rin. Grabe si Tatay Dodong. Parang si Tatay Filomeno. Hindi ganun ako. Tay, siyempre, hanap mo ay yan. Dapat huwag kang nagpapalibre kasi wala nang libre ngayong panahon na to. Di ba, nanay? Sa family nyo, kailangan din yun. Eh paano yun pang konsumo nyo araw-araw tapos magtrabaho kasi sa ibang tao, di ba? Ang kuno naman nila, ang kuno nila sa kanila kung sakaling sabi kong matimula na kami ng trabaho, konsumo ang kailangan. Oo, oh, konsumo. So, yun. O yun yung hilingin nyo tayo kasi hindi na baling walang pira basta't may konsumo lang. Oo. Oh, doon din naman napunta yung kinikita na ang pira sa konsumo. Oo, totoo po yun. Saka yung may nag-aaral ako doon pang suporta. Tsaka mag-aral din yung babae nyo ngayong pasukan. Oo, pilitin yung pag-aralin tayo at pag ano yun at kung anong maituloy ko, tulong ko, di tulungan natin sa ano, alawan, sa kailangan niya sa school. Ang totoo nun, kaya yun ay nang trabaho pumilit kasi nung nagkataon itong New Year, talagang side na side kami, nag-iiyak ito, nakita mo, talaga kong... Nag-iiyak si nanay? So, kasi walang-wala talaga kami, ay New Year. Yun, ngayong New Year na ito, nakaraan. Nagsili talagang umalis. Trabaho daw siya. Kasi ay, bago lang pala. Maawa dito sa nanay mo. Noong January 21 siya umalis. Grabe. Magpan lang yung nagantay lang yung nung libo niya. Pagkalibo yun, nagalis na. Nay, na ano yung naumo?
Naumpugan po yan ang duya, matagal na yan. Eh grabe oh, may bukol yung ulo. Matagal na yan? 10 taon na yan. Hindi lang 10 yan, 17 years na yan. Kaya nung pamangkin ko, nilalamig ay hindi ko alam na ginaganong pala yung dulo ng duya, yung ulo ng duya. Di mo pina-check up? Hindi pa po. Grabe na yun. Ang laki na, baka lalaki pa yan, tay. Lalaki nga eh. Grabe oh. 17 years na yan. Hindi mo ina naman ng mga gamot. Ay, hindi na po, ano, hindi na po kaya. Hindi na kaya? Kailangan ma-ano yan, ma-check up. Kahit ma-ano sana. Mahirap nang walang pira kasi. Kung ano, may pira lang, ay di sana na ipapira na yan. Kunting trabaho ko lang yan, panahon na magtitilis. Kasi yung pag-uuling mo naman, makapunta na sa pagkain, sa pangangailangan nyo, ano? Nagkakasabay-sabay pa minsan pag-aaral mo, anak ko. Minsan nagkakasabay nga yan, tatlo. Dalawang high school, isang elementary. Di halos wala na kayong makain yan at maipunta sa kanilang alawan, sa mga ano, tay? Yung kanina, wala na akong kan, wala na akong araw, wala nang gabi. Dire-diretso? Yung dire-diretso sa gabi, sa dagat. Pag-araw, sa tahik, ang trabaho ko. Diyos ko. Supporta lang doon sa mga nag-aaral ko. Grabe yung sipag ni tatay, nay. Gano'n po yan. Talagang totoo man talaga. Maski pagtanong mo dyan sa tinirahan namin, at gano'n ako talaga. Kasi ang gusto ko, sabi ko, ako walang naabot na pinag-aralan na mataas. Kaya sabi ko, sisikapin ko. Maski sa high school lang makatapos kayo. Yung mga anak ko naman, kalimbasa, naaawa na pagdating ng mataas-taas ng kanila grades. Ay naaawa na sa akin. Ang gusto nila, makatulong na. Makatulong na. Hindi, tay. Pag makapagtapos naman yung senior high, parang nakakuha ng 2 years vocational course. Kaya, i-ano nyo na makapagtapos kahit ano pero lang, senior naman, high. Ano? Madali naman hikayatin namin yung dalaga namin na yun. Oo, sige po. Nalaki ko nga, gusto rin magtapos sana ng masikis kayo. Papasukin nyo, nay. Sa TESDA, ilang once a week lang yata yun, twice a week, di ko alam. Depende sa... Oo, tsaka konti lang din ang magagastos pag mga TESDA-TESDA lang. Oo, sige, nay, tay. At may puntan pa kaming... Maraming salamat sa pan. Sige po. Oo, sige. At napapunta ako ulit dito para paabot dyan. Pinabigay ni Ma'am Giselle. Ayan, thank you so much po. Maraming salamat. Okay, sige po. Ingat po kayo palagi sa pag-uuling, tay. Ingat din po kayo. Okay po, sige po. Maraming salamat po sa inyo. Opo. So yun mga kalingap, napaabot na natin yung sponsor ni Ma'am Giselle. Thank you so much po. Sana ay pagpalain pa kayo ni God. Ayan, support nyo po itong vlog kila Tatay Dodong. At para naman ma-sharean pa natin ng maraming blessing. Support nyo Alma Vlog sa aking Facebook page, Marcos TV channel, at Commander ni Marcos sa ating YouTube channel. Thank you so much. God bless.